Okay mga bro, bago natin pasimulan ang ating video ay shoutout muna natin si Lagalang Motovlog, Leonardo Rodriguez, Jaime Pierte. Yan. Yan po yung mga nagpa-shoutout. Okay. At bago natin simulan ang ating video ay gusto ko rin pasalamat sa lahat ng tumutulong kay Larry TikPH. Salamat po sa inyong lahat. Diyos po ang magbalik po ng blessing para sa inyo na siksik, liglig at umabo pa. Okay po. Okay, diretso na po tayo sa ating video. Mga bro, tara na. Okay mga bro, bali ito yung ating gagawing 12 volt battery charger. Ayan. Kuhan siya mga bro. Ang kanyang input ay 220 at ang kanyang ampere ay 12 ampere. Tapos ang kanyang output 12 volt mga bro. Pero titignan natin kung paano yung pagka-estila dun sa kanyang loob. Okay mga bro, buksan na natin. Tanggalin natin yung mga tornilyo. Mayroon siyang tornilyo. Okay mga bro, nabuksan na natin yung ating tanggap na charger. Bali yung mga insulator niya mga bro na ginawang kartulina ay kwan na. Tingnan nyo, halos punit-punit na oh. Oh, punit-punit na mga bro. Ayan. Tapos yung kanyang, kung mapapansin nyo mga bro, ay yung kanyang primary ay ayun. Ayun oh. Medyo nangingitim. Ayan, medyo nangingitim. Okay, subukan natin testirin bro yung kanya, yung kanyang input kung baka may deflection dito sa may kanya. Baka may contact na siya dito sa may core niya. Baka maka-ground ito eh. Troubleshoot muna natin mga bro kung okay pa siya. Okay, testirin natin tong ano niya, tong input niya. Ito. Testirin natin kung okay pa. Okay, test natin. Okay, mayroon mga bro, mayroon siyang 6 ohms mga bro yung resistance ng kanyang input. Tapos itest natin yung kanya output niya kung okay ba. Itest muna natin mga bro kung mayroon siyang deflection dito sa ano. Lagay natin yung isang tester dito sa may ano, mil plug niya, tapos testerin natin dito sa may ano. Kung kwan may deflection siya. Okay mga bro, nakalagay na yung tester dun sa may ano, isang mil plug niya. Testerin natin kung mayroon. Nito sa kanyang output wala mga bro, okay pa to, good pa siya mga bro. Ayan, testirin naman natin ngayon yung kanyang output kung okay, okay ba yung kanyang diode. Okay, hipit lang natin dito. Ayan. Ayan. Meron siyang 6 ohms mga bro sa ano reading ng diode. Yan. Tapos baliktarin natin kung
baliktarin natin kung walang ano, leak yung diode, kanyang diode. Ayan mga bro, good pa yung kanyang diode, walang leak. Okay mga bro, subukan natin isaksak kung ano, pakiramdaman natin kung okay pa, kasi ano, yung sabi ko na nga medyo nangitim yung kanyang ano dun primary, ayun o, medyo nangitim yung kanyang pagka-rewind. Okay, subukan natin isaksak. Tapos testirin natin kung meron siyang output. Saka ang backtesting dyan mga bro ay kumbaga nakikita natin na medyo may itim-itim na siya at baka may tama. Pakiramdaman natin kung iinit. Kung may tama na yan mga bro, kapag sinaksak natin ay iinit siya. Direct na ito mga bro. Wala na siyang switch. Direct na siya. Okay. Saksak natin. Ayun, nakasaksak na. Pakiramdaman natin mga bro kung iinit. Okay, test natin kung meron siyang output. Positive, negative niya. Isit natin yung tester natin sa ano, sa 50 kasi 12 volt siya eh. Ayun o mga bro, meron siyang ano, 15 volt. Meron siyang 15 volt. May lumalabas ng 15 volt. Pero ang sabi naman ari dito mga bro ay ayaw daw mag-con. Ayaw daw mag-charge itong kanilang charger. Okay, check-upin natin doon sa may secondary. Meron naman siyang lumalabas, kaya lang ayaw daw mag-tanggap ng ano, karga. Ayaw tumanggap ng battery ng karga nitong ano, charger. Check natin mga bro kung anong problema dun sa may output niya, dun sa dalawang diode niya. Okay, tanggalin muna natin sa saksakan. Set natin mga bro ang ating tester sa ano, X1. Testerin natin yung kanyang ano. Bakit din nagcha-charge? Siguro mga bro, hindi sulit yung kanyang kwan. Bultahe na gumaganap, kaya ano, kasi yung kung ito mga bro ay naka full wave siya eh. Bale yan yung kung mga bro ginamit nilang diode malalaki, ano to, 60 ampere o 70 ampere. Ayan. Testirin natin yung kanyang ano. Kasi ang output na ito mga bro ay 12-0-12. Ito yung kanya. Tatlong output niya. Testirin natin mga bro. Ah, ito mga bro, natatanggal yung hinang niya dito. Ito. Ayun, tanggal na. Natanggal na mga bro. Tapos dito naman, medyo nasusunog na yung kanya dito. Baguhan na lang natin yung ano. Kaya siguro kapag, ano to, pag uminit na to, ayun na, bumibitaw na yung bultahe. Ayan, masusunog na. Okay, putulin na lang natin at hinangin na lang natin ulit. Okay mga bro, hinangin na natin tong kwan.
balkon na ito. Nasunog. Mamaya mga bro ay papakita ko sa inyo yung diagram nito. Si-share ko sa inyo mga bro yung diagram nito. Saka ituturo ko rin sa inyo mga bro kung paano gumawa ng ganitong battery charger. Yung pang heavy duty mga bro. Sa totoo lang mga bro, may asimbulin ako dyan. I-rewind ko pa. Kaya lang, kulang pa tayo sa ano, materialis. Doon po sa nagre-request na kung paano po gumawa ng ganito ng charger, ay pasensya na po muna. Kasi kulang pa tayo sa kwan. Hindi pa dumadating yung kanyang materialis. Nag-order pa lang ako ng kanyang ano, magnetic wire. Kaya paumanhin po muna dun sa nagre-request po. Kaya ito na lang po muna yung ginawa nating video. Paano mag-troubleshoot ng ano, battery charger. Ayan mga bro, kumapit na yung kwan natin. Hininang natin. Okay mga bro, dito pa sa kabila. Yung isang kwan dito napunggal. Kuskusan muna natin, linisan natin. Para kumapit yung ating kwan, soldering lead. Siya nga pala mga bro, mamaya ay sasabihin ko kayo kung ano yung anong description itong diode na ito na ginamit nila. Para may share ko naman sa inyo. Pang heavy duty din to kasi mga bro ay. Pwede siya sa 3SM, 12×12. Basta 12 volt na battery pwede siya. Okay mga bro. Ayos na, nahinang na natin. Okay, testingin natin ngayon mga bro kung kwan, mayroon na siyang output. Okay mga bro, isaksak na natin. Okay, isaksak na. Subukan natin pag-sparkin ngayon kung mayroong output. Meron na mga bro. Malakas na yung output niya oh. Oh. Kita niyo mga bro? Oh. Lakas. Okay. Subukan natin pag-charge dun sa ating battery ano 3SM. Wala tayong 12×12 mga bro. Kaya 3SM ang ating gagamitin. Bago natin testingin mga bro. Papakita ko sa inyo yung diagram niya. Tanggalin mo na yung saksakan. Ito yung diagram niya mga bro. Kung gusto nyo gayahin. Yan. Bali itong diode na ito mga bro ay yung ginamit nila dito sa charger na ito. Dito. Ayan o mga bro, yung ginamit nilang diode dito, ang numero niyan ay ito. Ayan o. Diode 60 ampere, ang kanyang maximum voltage ay 50 volt. Yan. Yung kayang-kayang tanggapin ng diode na yan ay 50 volt. Ang description niya mga bro ay DO203AB. Yan ang numero ng diode na yan mga bro, kung bibili kayo nito. Ito yung numero niya. Yan. Okay. At ito naman yung diagram niya. Oh. Ang kanyang input. Meron siyang... Pero dito sa kanila mga bro ay ano, hindi na nila nilagyan ng fuse ito direct na. Kasi pinagawa lang ito eh.
Yan. Kung gagawa tayo yan, may fuse. Ang kanyang input ay 0, 110, pwede sa 110, pwede sa 220. Ang kanyang output naman ay 12, 0, 12. Tapos note mga bro, yung palang ginamit na diode dito ay negative plate siya, negative ground. Kasi pagka minsan mga bro, pag bibili kayo ng ganito, may bibili kayo yung positive plate. Ang positive niya ay ito, itong body. Pero pwede rin yun, kaya lang gagamit kayo ng insulator para wala siyang connect dito sa may body ng ano, charger. Yun. Ito mga bro, yung diagram niya. Bali, ang positive natin ay yung nasa center top, yung 0. Ayun siya, oh. Ayun yung positive. Tapos yung dalawang dusi. Ayun. Pumunta sa positive ng diode. Sa kabila, pumunta rin sa positive ng diode. Kaya, ang nagkasama ay yung negative ng diode, siya yung negative natin. Ayun. Sa positive natin yung nasa center top. Ayun. Meron din tayong capacitor. Pero pag ako mga bro, ang gumagawa ng charger na ganito, ang nilalagay ko dito ay condenser din lang. Maganda rin ang karga niya. Ayan, condenser. Okay mga bro. Ayan, sana'y nakuha ninyo yung diagram natin. Ayan siya mga bro, kung gusto nyo gayahin. Ayan, maraming klase yan mga bro. Isa lang yan sa mga sishare ko sa inyo. Ayan, maraming klase ang installation ng kuan. 12 volt battery charger. Okay mga bro, testingin na natin. Kunin ko lang yung battery. Yung malaki na, sa malaki na natin testingin. Okay mga bro, andito na naman yung battery natin malaki. Yung 3SM. Yan. Itong charger na ito mga bro ay 12 ampere. 12 amperes. Yan. Okay, subukan natin pagkarga kung mag-charge. Okay na. Kung sa 12 and 12 mga bro, yung karaniwang ginagamit sa pang-oriente, yung 12 and 12, yung champion ang pangalan. Yun, pwedeng pagsabayan dito, dalawa. Ito kaya niya rin itong ano, 3SM na ito. Pasarapan lang sa kanya yan. Si 12 amperes to ay. Okay, saksak natin. Lagay na, ikaw na natin. Iabang na natin yung negative natin. Saksak natin. Yan. Saksak na. Direct kasi yung mga bro eh. Okay. Testingin natin kung mag-i-spark siya. Okay na mga bro. Nagkakarga na siya. Oh. Nag-i-spark na siya. Focus natin. Ayan, napansin ninyo. Ayan mga bro, nag-spark na oh. Oh, nag-charge na mga bro. Nagkakarga na siya. Oh. Ayan. Okay na mga bro, nagkarga na siya. Puhin natin kung iinit. Ayos lang mga bro, okay pa siya, good pa siya, hindi pa umiinit. Okay mga bro, paano mga bro, itong tanggap natin, itong project natin ay nagawa ko na. Okay na naman, sana ay nakatulong sa inyo, sa mga baguhan na nagtuturo pa lang bago gumawa ng ating 12 volt battery charger. Okay mga bro, ayos na ito, good na.